Hi guys, welcome back to my channel. So again, for today's video, as you can see by the title, it's another get ready with me, pero it's a different one and it's for my first day. So if you want to know kung ano yung products na ginamit ko to achieve this makeup look and yung aking whole outfit, then please keep on watching. Okay, ayan, katapos ko lang mag-skincare and medyo nababalat ako dito and then meron akong pimple dyan kasi nga, it's the time of the month. Pero ngayon, wala ako sa mood na sobrang mag-foundation pa or parang full coverage na base. So, magpa-primer muna ako, of course. Today is extra special na get ready with me kasi it's my first day. Actually, kahapon lang yung... Today is November 20 and kahapon lang ako in interview. Tapos ayun, pinag-report na din ako today. So yung mga requirements ko na iba like medical, yun na lang naman yung kulang ko sa requirements ko. Next week ko na lang siya i-comply. So ayun. So for my base, ito na lang gagamitin ko from BLK, yung kanilang skin tint in the shade Butterscotch. So, ayun nga. Gusto ko lang din mag-share ng mga experience ko or naging happenings ko after college. Actually, ito, I'm gonna share something special. Kasi itong job ko today, ito din yung first ever interview ko. Kung napanood niyo yung Get Ready With Me ko na first interview ko, ito yung job na yun. Ito yung office na yun. Sorry ah. Parang wala pa ako sa sarili. Tapos, actually, hindi ko na siya ina-expect. Kasi nung time na bumabalik ako dito sa company na to, parang hindi na match, hindi na siya parang posible, ganyan. So, nag-apply ako sa iba. And then, Monday yon, this week lang din na Monday, main-applyan ako, nag-exam ako sa kanya, sa kanila last week, pero through online lang. And then, nung Monday, nalaman ko na yung result ko sa kanila na we regret to inform you, ganyan. Na we cannot further process your application, ganyan. So, parang nung start ng week na to, medyo down na ako. Alam mo yun, hindi na maganda yung start ng week ko. Tapos, biglang nag-text, parang... Bigla ako na nireconsider nitong job, itong office na to. Na try ko daw mag-interview and all that. May opening, may bagong opening daw kasi sila. So pumunta ako yesterday, ganyan. Nag-exam, nag-interview. Ayun, nalaman ko naman din agad na nakapasok ako, ganyan. Na-hire ako and then today nga ay pinag-report na ako. So para alam mo yung mga... simpleng ways ni Lord. Kasi imagine na down na ako sa isang company. And hindi ko naman inaasahan tong company na to na pwede pa, ganyan. Mabibigyan pa ako ng chance or what. So wala. Sobrang saya ko lang. And actually, ang dami ko nang in-applyan. Okay, wait. For my cheeks, ayun yung gagamitin ko. Happy Skin as always. So, ayun nga. Parang ang dami ko nang in-applyan. And, yung iba talaga parang hindi ko feel. Parang ayokong i-force yung sarili ko na, oh, sige, dito na lang kaya ako. Kasi ito na yung pwede. Ito na yung available. Eh, parang ako, baka mamaya, ang iniisip ko that time, baka mamaya hindi ako mag-enjoy and mag-work na ako for the rest of my life. And gusto ko naman hope. Parang, syempre, hopeful lang ako na sana yung first job ko is something na I will really enjoy, something that I'm very passionate about, something that I'm really interested in. And ngayon na ito na yung job ko today, sobrang saya. Wait lang. Wala, sobrang excited ako na kinakabahan. And I'm gonna set pala yung days ko using Nichido Final Powder. And sobrang kinakabahan ako na na-excite. I don't know.
wala kasi parang finally ito na. Alam mo yun? Na dati nadadown na ako kasi ang dami talaga yung na-applyan na actually nagda-doubt na ako sa sarili ko na parang baka hindi ako para sa ganitong field or baka mamaya iba pala yung path na gustong ipa-take sa akin ni Lord pero hindi ko lang siya sobrang, alam mo yun, hindi ko pa siya ma-sink in na hindi siya para sa akin pero thank you Lord, ganyan kasi nandito na tayo ngayon and I'm so excited. Wala, sobrang ang surreal kasi parang dati pinagdadasal ko lang to eh na magka-work naman ako before 2019 ends kasi magka-Christmas na. Siyempre, gusto mo rin na makapag-give back ka sa parents mo, ma-spoil mo din yung sarili mo without asking your parents money, ganyan, na you can buy stuff on your own na. Hopefully, maganda yung audio, no? Kasi hindi na ako nag-mic. Noras na ba? 6:30 na and 8 dapat nandun na ako. So, diba? Nag-fulfill pa si Inday. So, ayun na nga yung sinasabi ko. Parang, nung... Ano ba sinasabi ko? Sorry, nawawala ako sa train of thought. Basta parang, alam mo yun, kasi ever since college pa lang ako, ito na ini-envision ko na hopefully work ko na sa ganitong field ako mapupunta. Blessing sa akin ni Lord. So, sobrang saya pa rin. Sobrang hindi pa rin ako makapaniwala na magsistart ako ng work dito. Eh, hindi ko din nakalain na kung ano yung ina-plan ko nung first, hindi pala first. Yung sa Get Ready With Me ko, ng first interview ko, ayun, ito din pala yung gagawin ko ng first Get Ready With Me ko sa first day. Puro first. Ano ba yan? Okay, tanggalin na natin to. Dahil baka mamuulang sa face ko. Kasi nga, girl, yung skincare ko, grabe talaga. Okay, ngayon naman, I'm gonna curl my lashes. And yung curler ko kasi nasa bag ko na eh. So, kunin natin. And then, for my mascara, kung ano man yung hindi ko nababanggit pala, ililista ko naman sa legend sa description box. And for my mascara, I'm gonna use Loreal. Nainis ako dito, oh, ayun o. Tsaka dun, kasi nagbabalat silang lahat. Ano ba bang masasabihin ko? Basta parang, huwag kang, ako kasi talagang, to be honest, na-down ako these past few months nung wala pa rin akong work. Na wala man lang ako yung parang, please Lord, ganyan. Parang wala eh. Kasi hindi pa ako umaabot sa interview. Puro pasa lang ng resume online. And then, talagang nangungulit ako na are there any updates about my application? Tapos walang reply. Basta parang papapasa ka lang. Especially sa field na parang weird ko magsalita. Kasi nga, parang inaantok pa ako. So, ayun nga. Especially sa field na gusto ko, most of them, gusto nila parang, sige, pasa mo lang dyan sa email namin na yan, and then, we'll get back to you, or ipapasa na namin to sa HR namin, and then, them lang to call you, ganyan-ganyan, tapos, hanggang sa wala namang tumawag, ang tagal na. So, parang, nagiging hopeless ako that time, na baka mamaya, hindi ito yung gustong path ni Lord para sa akin. Baka mamaya pinipilit ko lang, pero imposible pala. Pero dito ko napatunayan na kay Lord, walang imposible. Parang just have to believe yung sa timing niya, kung anong pinaplano niya sa'yo. Kasi I believe, kung ano yung pinaplano ni Lord sa'yo, so much better than what you're planning for yourself. And this is what happened to me. Na parang nawawala na ako ng drive to pursue the field that I really want. Kasi nga, parang impossible. This opportunity came and I am just beyond grateful and blessed. So, I'm so excited sa mga future contents ko na related dito sa
pagtatrabaho ko ganyan. I'm planning to do outfits of the week ulit. And work week in my life. Hindi ko lang alam kung hindi ako maya mag-vlog doon. Pero siguro mga next year na yun kapag ka, alam mo yun, sobrang comfortable na ako sa mga nakakasama ko and all. And para sa akin, sa naging experience ko life after college, hindi naging madali or mabilis unlike others na kakilala ko na parang right after college graduation, meron na silang work, ganyan. And I believe na nga dun sa parang kanya-kanya kayo ng timing, kanya-kanya kayo ng kung kailan kayo mag, alam mo yun, kung kailan nyo naman time. Parang hindi naman kayo sabay-sabay ng time pace, ganun. And para sa akin, yung naging timing ko to start my work right now is very perfect, very right. And parang sakto lang kasi parang ang dami naming pinuntahan, ang dami naming binakasyonan muna, ganyan. And naisip ko noon na parang kung nag-start siguro ako mag-work right after mag-college, feeling ko, alam mo yun, feeling ko hindi ko magagawa lahat ng bonding or pahinga with my family kung nagka-work agad ako. And ngayon, parang sobrang perfect na lang ng timing niya. So, talagang huwag kang, yun lang yung masasuggest ko or masasabi ko based on my experience na parang huwag agad ma-down just because hindi nangyayari yung plan mo according to your timeline. Siyempre, iba yung timeline ni Lord for you and iba yung timeline mo for yourself. Alam mo yun, hindi man siya yung, hindi man to yung timeline na na-imagine ko. Kasi noon that time, graduation? I think malapit na mag-graduation noon. Sabi ko mga September. Late na yung September na wala pa akong work. And look now. It's November. Ayan na ang ating look. Very, very simple. Kasi nga, nagbabalat yung face ko. Ayoko naman ng, alam mo yan, i-stress yung sarili ko masyado sa makeup. Ngayon, kapalit lang ako. Actually, ito na yung top na suot ko. Ayan. Pero yung bottoms ko, ayan, papalitan ko pa siya. So, ayusin ko lang yung gamit ko na to sa gilid. And then, I'll be back. So, this is my outfit. Wait, ayusin natin. Ayan. This maxi skirt ba yung tawag dyan? This is from Uniqlo. And then, yung sandals ko na yan is from Sofab. Yung bag ko na to is Belladonna, I believe. And this one is from H&M, or Uniqlo din. And then, yung aking necklace, earrings, and then watch. And then, ayun na, aking whole look for Monday. I mean, hindi po to yung outfit of the week ko, pero this is my first day of work look. So, ayan. So, that's it guys for today's video. I hope you guys enjoy watching. And sana naging inspirational to for you guys. So if you have any video suggestions for me, please let me know at the comment section below. And don't forget to subscribe to my channel to see more of me. And see you again in my next video. Bye!